balik pa rin tayo dito guys sa ating Just ML Challenges Edition. Yun lang nga kaibigan, Game 2 laban ng Elorde Kusog Cerebrum Esports. Kami ulit guys sa mga shoutcaster na makakasama nyo ngayon. Balahur nyo yung shoutcaster, papasayote. At ako si ating Chantel, so welcome back mga kaibigan. Nga pala, bigyan shoutouts daw po kay Boss James and kay Boss Mart ng Elorde Organization. And Boss James and Boss Mart, welcome po. Boss Mart, welcome po sa ating stream. Mga big boss pala natin to ng Team Elorde Kusog eh, no? Oo. So, dapat galingan ng Elorde Kusog dito. Oo. Kasi yung mga big boss nila nanonood para may papizza mamaya. True. Tsaka, sana, tsaka madadamay tayo. Oo. Sa papizza. Alam ko, yun ang balita eh. yun din po yung kapalit ng shoutout. May kapalit yung shoutout. Ano po kami dito? Lima lang po kami dito. So, okay na po yung isang kahon. Oh, actually, kahit di nila alam kung ilan tayo dito, mas maganda yung may pasobra. Oo. Para magmukha po kaming palabigay sa ibang studio. Pero yan, speaking of, nabanggit natin ibang studio at nakikita niyo po ang Lupon WXC sa ibaba. Lupon WXC po ang ating pinaka-company. So, Just ML, ang kanilang official or ang ating official broadcast channel for Mobile Legends. So, kung familiar kayo sa Dota 2 stream, meron din tayong mga Kumu. Ayan. So, for Dota 2, meron tayong Kuya Nick channel. At sa Kumu, nakikita niyo ako doon na tuwing, Wednesdays and Thursdays sa Isumbong Mo Kay Kute. Oh, maganda panoorin yan. Interesting yung Isumbong Mo Kay Kute. Pagsabay kami ni Maki, interesting talaga. Oh, interesting talaga sa kabastusan nito. Kari, SPG pa yun. Pero ito, ati mo siya, balik na tayo sa drafting phase na itong laban natin. So, ganda. Blue side natin, Elorde Kusog. Red side, Cerebrum Esports. Nalo nga guys, kanina yung Cerebrum Esports ng game 1. So, this is already the game 2. First 2 ban ng Elorde Kusog. Inalis nila si Ba... etong si Johed Selina. Sagot naman ng Cerebrum Brody 1-1. Oh, ito na yung mga usual na nababan talaga sa RG. But anyways, kumapansin natin dito, Papa Sayote, sa first 3 picks, mas gusto ko yung lineup ng or nakuha ni Elorde Kusog. Sylvana Esme kasi yun eh. Although for Cerebrum Esports, ang ano dito, ang question, ay hindi, si Alice yung itatapat nila. Ito yung mga side lane nila, si Alice tsaka si, ano, si Pakito. Usually kasi, di ba, tinatapat talaga kay Esmeralda, si ano, si Basha. Pero si, since si D ulit yung gagamit niyan, most probably this is going to be a tank Basha talaga. So, again, Claude naman. For Cerebrum Esports, nakikita natin kanina sa Elorde Kusog. So far, in terms of early game, mas maganda si Elorde Kusog. Kasi ito si, ano, si pangalan to, si Alice tsaka si Claude, matagal pa, kumbaga nagsastock pa si Alice para mas maganda yung or mas malakas yung spell buff niya. While for this Claude, kailangan niya nung hanggang golden stuff para maramdaman mo yung pitik. Yun. Parang ano eh, parang sa akin at Timo Chantel, parang iba yung nostra ko dun sa nakita ko kanina. Okay, yung ganda ng, actually maganda talaga yung pick ng Elorde Kusog. Piling ko nakipag-trade talaga sila. Kasi pansinin mo yung first 4 heroes dito ng Team Elorde, meron silang Matilda, meron silang Sylvana, meron silang Esme, at saka Harit. Pansinin mo lahat, shield dependent. May pag-trade sila kay Baksha. I think yung Pakito nila will be a Pakito tank, offlane Baksha, and eto na nga, nakita nyo guys, Parsa ang support nila. Piling ko ganun eh. Piling ko this will be a tank Pakito, offlane Baksha. Kasi yung Baksha, pwedeng tapatan ng Esmeralda or pwedeng tapatan ng Harit. Yun talaga dapat yung itatapat usually eh. Kasi mahihirapan talaga dito yung ano. Mahihirapan talaga yung side ng Cerebrum Esports pag yung dalawa yung hindi nila napigilan. Isipin mo, grabe yung ano ng balik buhay. Tapos nag-gluta pa si ano. Oo, nag-gluta pa si matinding salaksak ng gluta yung ginagawa talaga ni Esmeralda. So, kailangan talaga early on pa lang makontra na nila. So, tama yung sinasuggest niya din. Pero parang sa ano, kung si Iso nyo may hawak, parang isa side lane ulit eh. Isa side lane. Makikita natin yung namin kasi kung pare adjustment. Kung anong adjustment yung, pero ano eh, tawag ito, para sa akin, match to eh. Magandang laban to. Oo, feeling kasi ko counteran. Game number 3 to eh. Oo, feeling ko game 3 to. Pero ito lang nga guys, huwag na natin patagalin! Game 2! Kaibigan, Cerebrum Esports again, Elorde Kusog, Blue Side, Elorde Kusog! Ito, kaibigan, Barbie Chief for the Matilda, Soy MT, Sylvana, BRCD, Esme, Haji Junior, Harit, and Kels naman para sa kanyang YSS. Yan naman sa ating red side. Yan ang Cerebrum Esports. Thanks si Gems ang gagamit na Pakito. D-Gems naman para sa kanyang Baksha. We have Eason Gems on that Alice Origins para sa kanyang Claude. And How Gems para sa kanyang Parsa. Tama.
Tatama ka nga, Ate Mochantel, no? Hindi na talaga nila in-adjust, no? Hindi na in-adjust, kaibigan, sa bagay para mas maganda nga naman tropal salpukan. Kasi yung shield nandun kahit saan, eh. Sa mid, sa side, sa double, sa side at saka sa off, parehas may shield. So, mas maganda nga naman. Si Sylvana kung, din. May shield din. Ang taga, kumbaga, pagdating dito sa LR Recurso, pagdating sa teamfight, sobrang tagal nila. Kasi meron pa silang shield. Tapos, yung spell bump din ng mga tao, or life sustain nila, is grabe din. So, for Cerebrum Esports, kailangan maging maingat sila dito. Parang cliche, pero legit. Kasi, Claude sila, tsaka Alice. Matagal pa, bago mag-stack ang kanilang damage. Pero, tinan natin mga kaibigan. And big shoutouts nga pala sa mga nanonood din sa atin na sa YouTube. Mabuhay kayong lahat dyan. Ayan na, lumipat sa ano? E-O. Sa mama ng Wild Rift. Oh, akala ko pumunta ng EOB. Wild Rift pala yung pinagsahan ni Pakito. Ay, diba, tama pag dito sa, para, galing ng bottom lane, EOB nga. EOB. Pag sa top lane, Wild Rift na. Pumunta na kaibigan sa ibang destination si Pakito. Kasama mo si Esmeralda. Oh, sinama niya pa dito si Esmeralda. Halika dito, sabahan ako. Dito tayo, walang maingay. Halika dito, sabay na tayo. Ano nga ka tayo? Ayan na. Ako'y paro-paro. Ayan na, mga kaibigan. Nakatago lang din naman si Tengzi, so walang casualty, kinagandahan. For Lordy Kusog, mas maganda yung naging rotation nila ngayon. Kasi kanina, on the initial part of our game number one, si Cerebrum talaga yung lumalamang in terms of gold. Tapos kita mo ang bilis na rotation na nakapwesto na agad sila dito sa ano, sa may title objective. Yun yung maganda. Cerebrum Esports, hindi na i-contest most probably kasi sa top lane na lang sila kukuha ng kill. Bilis? Kukuha sila ng kill at the same time, kukunin nila kaibigan yung gold dito sa tower. Kaso nga lang, hindi binigay ni Harith eh. Ang hindi nila na burst down si Harith eh, ang matindi pa dito, naka-backup agad si Sorry 19. Oo, walang trade. Pero guys, ang ating Civil War jersey packs ay available na sa shop.ph/DArmory. Silip Panis na kayo. Silip na kayo dyan guys. Naku, for sure magugustuhan nyo yan. Oo, baka naman. Ay, shoutout nga po pala kay Sir Winslow. Yan, mahal na mahal ka po ng team Just ML. Ito mga tropa, napagamit na nga ng Mountain Shocker, si YSS, just to scout all the enemies na nagtatago sa damo. Ito na naman kaibigan, Unity Shield here coming from back shot. Tinatansya lang dito ang team Ilorde Kusog. Ayun, grabe yung pinipeke-peke ni paring D. Oh. Grabe yung shift dito, ano, papasayotin ang gameplay ni D. Kanina kasi forward siya ng forward. Eh ngayon na alam niya na puro sustain yung kanyang kaharapin. Hindi siya basta-basta pumapasok. Tsaka binibigyan nila ng space, nagpapakita talaga sila para hindi mahanap ko nasan yung Claude. Ayun o, mag-isa talaga nagliliwaliw si paring Claude papunta sa mapa ng kanyang kalaban, o, Divine. So, mabilis lang para sa kanya. Anyways, for this Cerebrum Esports, maganda kasi nga, disiplinado sila, hindi sila nang papapatay dito against this Elordi Kusog. For Elordi Kusog naman, they have to maximize this kind of lineup. Hindi pwedeng mag-a-adjust din sila kung paano yung galaw nung kalaban nila. Dapat sila maging aggressive kasi more on magic damage sila. Ayun yep. Na. In short, kaibigan, lamang sila sa early game. Pero ito, Feathered Airstrike para sa Haji Junior. Namo, oh, grabe. Alam mo, napansin ko kasi sa lineup dito ng Cerebrum, maganda yung decision nila na wag mo na pumalag ng early. Kasi yung lineup kasi ng Cerebrum is scaling heroes. Ito yung mga tipong kailangan talaga pumera para makasabay. Ito naman yung Elordi Kusog. Gusto talaga nilang i-maximize yung early game. Kaso ang problema, iwas ng iwas yung Cerebrum. So, ang hirap tropa. Parang ganito yung scenario eh. Paano mo sasampalin kaibigan yung isang tao kaibigan na kung pasalasala yung sampal mo? Parang ganun. Ang hirap. Parang mas nakakapagod, no? Parang nakakamatay yung pailag-ilag ka. Gusto mo sampalin pero mali talaga. Parang ayoko na. Tama na, pero maganda naman for Lordy Kusog, nakuha nila ulit ang turtle objective. Ayan, naglalaro muna ng taya-tayahan natin mga kalaban. Ang ating mga kuponan dito. So, tingnan natin kung saan magtatago si Sorry I'm Teen, si Harit, ito magpapalit ng chinelas. Pero ito na, 0-1 on score, 4 minutes and 41 seconds of game time. Top lane, may bawi yata ang Lordy Kusog. Zaman Force, ginamit natin na rin kung may sustain. Hindi, patay dito, si parang Eason. Sorry I'm Teen, wala nang buhay, D-Gems dito, mahabol. Pero nandun si parang Kells for the damage. Dahil dyan, 1-for-nothing trade in favor of Lordy Kusog. Dikit ang laban in terms of kills, pero kung objective ang magbabasihan lamang dito, 1,000 gold advantage ang team Elorde Kusog. Hanggang maaari, gusto na nilang paspasan ang paspasan. Kaso eto, si Claude, tamang free hit lang naman. Haji Junior, naku, napasaman. Okay. Force, kaso sa baba naman kaibigan,
shy type dito yung sa baba, oh. Oh. Ayaw magpakita sa camera. Oh. Pero ito ha, for Lord Ecuso, ang sakit na ni paring Kels ha. Kita mo yung damage kanina against sa D. Pero ito na sa middle lane. Ako makakataka si paring Izon Gem. Sayang kung umabot doon si Parvici. Sakto sana. Pwede niyang ultihan. Pero si Hao Gems dito, masusundon. Sinwab test ni paring Sorry I'm Teen. Pero may pilihan naman yung masakit daw. Oh. Ay, so, sobrang. Hindi nabilangan ng 1, 2, 3. Nako, mahirap yung tropa. Sinwab test on the spot eh. Oh, ikaw, parang may simul ka, pero sa bottom lane natin. Oh. Eto na, Blood Oath. Flicker. Oh, ang sakit. Matindi na yung magic damage. Alam naman natin guys, pag magic damage, kaibigan talagang sobrang init talaga. Oh, pero nakakatawa yung ano ah. Swap test si Silvalo instead sa ilong, kaibigan, sa swap test sa bunganga. Tsaka ganun kalaki, no? Oh, binarurot na swap test, eh. Oh. Speaking of, sana ngayong COVID, eh, safe lang kayong lahat. So, huwag nyo pa rin kakalimutan na mag-face mask. Sa amin naman po, bago dumating si Papa Sayote sa ating HQ, record po siya mag-rapid test. Oo, oh, oh. Kaibigan. Tsaka nagpa-HIV test na rin ako. Para dire-diretso na. Para sigurado malinis. Oo, oh, malinis talaga. Oo, oh, mahirap kaibigan. Baka mapagkamala tayong maraming lalaki at least kasama ng HIV test. Oo, oh, para alam talaga natin. Pero ito na. Turtle, kanina dalawang beses na ako ng Elordi Kusog. Naka-ready to Cerebrum Esports. Pero kompleto ang tropahan para sa dalawang teams natin. Bakbakan. Ori James, halos wala ng buhay. Tas nakita dito si parang BRCD. Turtle, nasecure na rin. Pero malayo dito para sa side ng Elordi Kusog. Alis lang eh. Grabe yung ano, disiplina ba? Pagkakuha, alis na, hindi na natin kailangan na tumagal pa. Oo, oh, mahirap kaibigan yung nagtatagal tapos ano, wala lang naman. Pero ito kaibigan, nahuli. Huli ang Malbon, mga tropa. Pero ito, si Paquito, tamang dance with my father. Coming from Pasa, pero Blazing Duet coming from Ori. Mukhang nakita niya, nakapitas na siya ng tatlo. Machi na, no? Nice one para dito sa ano, sa Cerebrum. Tsaka maganda yung pasok na ni Ori Gems. Good thing din for Radina, sustain niya yung damage. Pero for Elordi Kusog, sobrang ganda na nga sitwasyon ng laro para sa kanila ngayon. Wag lang tayo silang magkakaroon ng error or mag-overextend. For that one kasi, sinabi natin, after the 30th objective, mas maganda sana hindi na nila tinry na mag-contest doon. Kasi lima pa rin yung kalaban nila eh. Kompleto kasi nung 30th objective, lima din yung mag-contest sana from Cerebrum, tapos inangat pa nila. So sayang, pwede sana nag-convert sila ng ibang objective. Kasi si Eason James, bumaba na dito, nag-clear na minion wave, Divine. At saka chance, ang problema din kasi ng pag-clash nyo after ng turtle, napagamit kayo ng skill eh. Oo. Oh. Okay, so once, alam natin guys, so once napagamit kayo ng skill, ano pa yung ibabato nyo dyan, kaibigan? Di mo naman pwedeng batuhin ng holy lang yung tropa para mamatay yung kalaban, di ba? Siyempre, kailangan mo lang full skill mo. Kaso nga lang, speaking of full skill, napag-full skill lang nga dito. Sorry, I'm Teen dying. Summon force, bagsak. Numipis, sorry, I'm Teen. Pero ito, kaibigan, mukhang tuloy-tuloy pa rin dito ang encuentro. Kels dito, pag-mano against kay Eason James. Nako po mga kaibigan, si Kels dito, talagang pinatok ka na. Double kill para dito. Ay, kay Teng, si James. Binigyan ng like kay James. May like kay James eh. Baka kaya may James yung ano nito. But anyway, 6-8 ang ating score. Ito na ang bawi ng Inapi. Kanina, nung unang 6 minutes sa ating laro, we have the golden stuff already. Para dito kay Ori James, so Demon Hunter Sword. Tapos, mamaya mas masakit, an additional physical attack pag naano niya na na-upgrade na niya si jungle item niya. Hindi pa kasi Raptor's Machete. So for this Elordi Kusog squad, kailangan hindi na sila basta-basta pumasok. Si Sorry I'm Teen kasi kanina para nag-overdive, tapos sakto nandun din naman Cerebrum Esports. Pero tingnan natin ngayon, third time secure dito ng Cerebrum Esports. Naku, eto na naman kaibigan, Feathered Air Strike ni Parsa. Naku, si Sorry I'm Teen na naman ang nayari doon, mga tropa. Blazing Duet here coming from Claude. Dalawang ulo ang lumaglag dito from the team Elordi Kusog. Alam mo natin mo, Chantel, ang hirap na naka-necklace of Durance. Ayun na, error pumasok to error to error. Oo, pumasok, tapos papasokin dito ng Eason James. Sayang yun actually, kasi ano, kung hindi niya pinasok, di sana mamamatay. Pero how James may pilitan mag-wings by wings. Ladies and gents, ang itong farsa. So ayan na, Raptors Machete para ito kay Claude. 207 for Ori James. And we have the Oracle already for Tensi James. Goods na goods. Kasi kung titignan niyo yung lineup ng ano, ng Elordi Kusog, sobrang dali nilang kontrahin in terms of item. Kaya talagang pang early game sila eh. Kasi magmamagic di lang dito si Parin D. Pati si Tensi James, kita nyo naman may Oracle. Si Kels na lang dito ang kailangan nilang targetin. Ang hirap na yan eh. Actually, I think this is considered as a mid game. Ang tansya ko dito talaga dapat late game, mga 14 minutes or 12 minutes kaibigan, talagang mag-excel ang Cerebrum. Pero 10 minutes pa lang, grabe. Nabawi, kasi, no? Nabawi agad, naka-deadly blade na kasi to si Tengsi.
Necklace of Duran si Parsa. Ang hirap na niyan, kaibigan. Wala lang shield-shield sa mga yan. Tapos yung backshot pang kasama. Ito kasi yan eh. At alam ko, ito yung scenario, Ate Machantel. Hindi nagpapatong ang dalawang necklace. Ang alam ko, magpapatong lang is isang deadly blade or isang necklace. Ang matindi pa, papatong pa yung passive ng paksya. So tatlong pa kontra. Ang sakit sa ulo ng tropa. Para kang, ewan ko kung paano discarding yung gagawin nila dito. Pero tingnan natin, kaibigan. Oo, tingnan natin. We have the enchanted talisman dito para kay paring Barbecue. At kung mapansin natin for LRD Kuso, hindi na sila lumilima-lima. Si Esmeralda dito gumagawa ng paraan. Pero parang kailangan din na si Esmeralda pagdating sa teamfight. Pero tingnan natin kung ano mangyari dito. We have the 8 seconds. Tapos mabuhay na ang unang Lord sa ating laro. Si How James. Baka mahuli dito, mapilitan. Pero here comes the Cerebrum Esports. Sama pa ng Cyclone ay Perales para sa kanila. At si Esmeralda talagang nandun lang. Successfully masisira niya yan. Oo. Kaso matagal siya pagdating sa teamfight. Nako, baka nga i-go pa siya dun sa taas. And trade eh. Makakuha dito yung tier 2 turret sa baba. Makakuha ng Team Elorde yung tier 2 turret sa taas. And I think here, Pakito na nga ang lalaban dun. And ang problema nga lang, kaibigan, kaya hindi iiwan ng Cerebrum dito yung lane na to. Kasi nandito yung Lord. Pero ito na si Origin, salang buhay. Flick in para kay Sorrentine. Na inadalin ni Imperial Justice. Sina natin ngayon. Third headset, mga kaibigan. Origin is down. James tuloy. Origin is down. Tapos si BRCD nandito na galing pa sa top lane niyan. Si Tengsi nag-aabang lang. D will go down maybe para din sa kamay ni Haji Jr. Pero si Tengsi, gaya na sinabi natin, tamang tago lang sa damo. Bawal tumibok. Ayun, nadali. Nakita ni Farin Barbici. It's going to be 2-4-1 trade in favor of Lorde Kusog at derecho arangkada dito sa ating Lord objective. Kudos doon kay ano ha, kay Silvana tropa, ang ganda ng huli niya. Uy, pero teka lang tropa, dive in si BRCD, I don't care dito sa tier 3 turret sa bandang baba. Alam mo, ang ganda ng ginawa talaga ng clash na yun, ang laki talaga ng ginawang ambag nung Silvana sa clash nung pinatay yung Johed. Hinuli niya ng Imperial Justice. And alam natin guys, once na wala na yung Claude dito, ng Silvana, wala na. Kukulangan sa damage. Talagang blood add na lang sila asa. Pero ito na nga kaibigan, contestant sa Lord! Winter Level 1! Ito na mga kaibigan, pero dito si Eason Gems. Tapos ang Lord, nako, hindi pa natin nakita kung sino nakakuha niyan. Si Kels, wala ng buhay. Nakita dito ni Ori Gems. Nako po, 1-4-2-3. The Lord nakuha pa ng Elorde Kusog. Gaya na sinabi natin, this might be a game number 3. Pero patay dito si Kels or the physical damager of Elorde Kusog. Medyo matagal para sa kanila mag-clear ng minion wave. Ay, mabilis mag-clear ng minion wave yung push ng turret pala, ang medyo matagal para sa kanila. For Cerebrum Esports, tama yung sinasabi kanina ni Papa Sayote na nahirapan sila nung may nahuli ng Imperial Justice dito si ano, si Ori James, talagang finleaker eh, pinasok talaga. Holy ka, Balbon, eto na lamang katapang sawang, pero top lane, may kita natin, dedepensa lang ng Cerebrum Esports yung Lord. Unang Lord sa atin laro, mabilis lang naman yun. They have the Claude for their lineup. Claude for Lorde Kusog naman, ang kinagandahan, minion wave nila ang nakaangat. Ayun nga, mas nakakapesa sila sa damo. Mas makakapagtanong sila kung anong klaseng clash yung gagawin nila sa susunod. Pero ano ha, parang wala lang yung Lord level. Mabilis yun, no? Hindi ko alam, may Lord ba na dumaan? Parang hindi ko naramdaman. Nasa top lane lang eh, no? Parang pinigilan na talaga eh. Parang hindi nakakatakot yung ano, yung naging nangyari doon. But anyways, guys, almost 14 minutes into game time. 10:13 ang ating score. Again, maraming salamat sa ating mga sponsor, Cher Mobile, SteelSeries, at Enervon. Active, huwag nyo kakalimutan na i-follow ang ating YouTube channel, JustML, pati rin sa ating mga unique contents, ang Team Sure Win. Holy Crystal para kay BRCD, ayan naman na to, ang laban natin ngayon, kapaan muna. Kapaan na muna talaga. Wala na silang habang naka-lights off. Wala na silang pakalam dito sa ano eh, sa gold nila eh. Item siguro, may bagay pa talaga o may pakinabang. Pero it's a matter of clash na lang talaga. Isang hero lang tropa na magkamali dito, guys. Oo, teka lang kaibigan. Uy, mukhang alam ni Matilda na hindi nila kayang i-burst dito si Tengsi eh. Uy, pero back siya. Nice. Nice stun kay Sorry I'm Teen. We have to comment Sorry I'm Teen dito. Actually, maganda talaga yung performance niya. Siya din yung nakahuli kasi kay Orange Gems kanina. So, kailangan din dito madepensa niya si YSS as much as possible. Yun talaga yung didikitan niya. But anyways, guys, again, for this one, Elorde Kusog, kailangan mahuli lang nila talaga si Claude dito or even the Farsa kasi yun yung mga AOE damages talaga. Kasi kung mapansin natin for Haji Jr. earlier, kaya niyang kontrahin si Ane. Nakakontra niya si Alice. Si Alice talaga kaibigan. And I think nakakounter naman ni Barbie Chi
dito, itong si Howe Gems, ginagawa niya kaibigan, nagsisircling eagle pag nagpe-pedal airstrike para makancel yung ultimate coming from Parsa. Pero ito na nga, mukhang nagkakaroon na naman guys ng konting tansyahan dito. Ito si Baksha dito, mukhang sumisilip sa damo eh. Tinitingnan niya kaibigan kung hindi niya binibigay dito yung ito, maliit na serpent na to. Kasi alam na kaibigan na istakan ng Claude. Mahirap din kasi talaga gumalaw ang isang Claude galing na pag ano eh. Kaya, stock, kaya ibang Claude na iinis kapag ka, ba't mo kiniklear yung minion no? Wave? Tsaka ba't mo nakikibawas kahit pang stack ko nga yan. Pero ito na mga kaibigan, bigat shoutouts nga pala sa mga viewers natin both on Facebook and YouTube. Kakalimutan yung time ang exclamation notified sa mga supporters natin. At hindi pa supporters, pwede pa pong humabol na 3 pesos para sa iOS 109 naman para sa Android. Eto na, habulan na. Mga kaibigan, napilitan na mag-flicker out dito si Sorry I'm Thin. Nagamit ang passive ng Matilda and na-disengage. Maingat ang ating mga kalahok kasi merong padating na Lord. Eto, dito magkakaalaman at mga Chantel kung sino makakuha ng Lord dito. Okay, so malaking tendency na sa kanila mapupunta to. Kasi nga lang ang problema, meron pa kasing tier 2 turret sa gitna dito, yung Elor de Kusog eh. Oo. So medyo may maganda pa silang depensa pero nakakatakot pa rin guys kasi syempre once na maubos dito ang Elor de Kusog sa isang clash, kaya na nilang tapusin talaga. Ito yung mga consequence, ganito yung ano eh, gameplay talaga ni ML eh, no? Kahit sabihin mong lamang ka, pwedeng sa isang maling clash nyo lang biglang magbago. Pero ito na nga kaibigan, nagbago at yung Chantel. Ito mga kaibigan, hindi na kinaya pa ng Revitalize dito. Blazy Dude, ginamit na yung Orange Gems. Si Barbie G dito napilit na mag-flicker out. Pero ito na, Izon Gems with that Blood Oath. Barbie G will go down. 1-1 para dito sa ating mga koponan. Tapos patay pa dito si paring Haji Jr. or the Hanit of Elor de Kusog. Pero si Orange Gems sinahabol dito ni BRCD. Meron niya immortality. Tama, BMI out lang. And disengage again for the both teams. Hindi kaya. Kailangan maging mas maingat pa. Pero yun yung mga ano natin, napakahirap na mag-face check talaga. Si parang hindi niya nakayang ano, pag siya talaga yung pasukin dito. Pero si Tengsi, alam niya yata na merong ano dito ah. Narinig niya yata. Ayun. Pinakiramdam, pinahampas muna kasi syempre nasa range yun ang Lord. Pero sinisimulan na mga kaibigan ng Cerebrum Esports ang pangalawang Lord sa ating laro ngayon. Tingnan natin kung sino ba ang makakakuha niyan kasi nandito nakapwest na rin si paring Kels papunta para i-contest ang ating Lord. Eto na mga kaibigan, Parsa na naman, Pedded Airstrike. Nako, si Esmeralda pinalaman ang Lord level 2. Sino makakuha na yung Inusual coming from Sylvana, kaibigan ko. The signature move coming dito from Sorry I'm Teen, bagsak pa si Parsa na panghinaan niya. Uy, pero pumapalagpang si Rebrum Esports. Oo, si BRC nila mga Origins, pero yung immortality, pero nagkaroon ng gluta, naghawak ng Kojic Soap, pero nandito na ang tropa si Rebrum Esports, Eason Gems with the double kill. Pero again, the Lord has been taken here by Elor de Kusog, 13-17. Again, this is the enhanced Lord. Ano, besiwap? Kumbaga, yes, na nakaangat kayo in terms of the team fight pero the mere fact na nakuha mo yung Lord, another one na naman para sa Cerebrum Esports. And for Origins, na-zone out din kasi siya kaya hindi siya nakasama sa team fight. Pero kita natin ngayon si D-Gems, hindi yata patatakasin pa Blazing Duet, medyo walang damage pero patay lang dito si Haji Jr. with Blood Oath and Mega Kill for this Alice of Cerebrum Esports. Nako, Timo Chantel, matagal pa to. Kailangan pa natin magbadig na tayo. Timpla ka pa. Matagal pa tong laban na to. Kaibigan, ladies and gents, ito nga, approaching to 19 minutes mark, 13-18 ang score. Sa bagay, huwag na natin tingnan yan, kaibigan. Isang clash lang to, magkakaalaman, kaibigan ko, kung sino nga ba ang mananalo din sa game 2. Pero kanina, sobrang one-sided ng laban, pero ngayon, dikit na dikit eh. Oo, tsaka pansin mo, talagang hindi talaga umangat yung minion wave ng iba. Parang pantay na pantay lang. So, talagang, alam mo yung parang naglalaban, parang sa mga ano, sa mga anime, pag yung superpowers, nag-overpower ng mga kulay-kulay, labanan sila ng mga... May mga aura-aura, no? May mga aura-aura nila, bahala na kung sinong. Parang galing yung nangyayari sa dalawang teams natin, talagang binibigay lang lahat pagdating sa teamfight. And again, for Cerebrum Esports, I don't think na kaya talaga ni, ano... Mage kasi eh, Mage yung kalaban dito ni Origins. Pag nagbe-blazing duet kasi siya papasok, nababurst siya. Pero speaking of, minus one mga kaibigan, Esmeralda na dali dito ng Cerebrum Esports. At kita natin meron na si Halberd, si paring Tengsi Gems for Elor de Kusog Squad. Ano na to eh, parang palit-palit na natin ng item, tweak-tweak na lang eh. Pampero na lang ng item to. Actually, nalalambot yung box siya kanina pag tinatamaan. And ganun din, same lang din si Esme. Wala nang ano dito eh, wala nang Oracle. Kasi alam natin guys, yung Oracle, alam ko 30% additional regen lang yan eh. Yung Necklace of Durance, 50%. Yung si Halberg, 50%. Tapos yung 30% pa kami, 20% pa yun ba? 20, no?
So, isipin mo 120% versus 30%. So, para sa tatlong segundo 'yun. Oo, oh, eh so yung 90% saan mapupunta yung 90%? Oo, oh, kaya so, walang hilil 'yun. Kaya ano talaga dapat ma-maximize din ang cerebro, dapat hindi din na hindi din kumbaga ma-maximize yung AOE para pumutok sa lahat yung ano, yung 90% na sinasabi ni Papa Sayote. Eh, ito na mga kaibigan, angat ngayon na Cerebrum Esports in terms of the Minion Wave. Pero ganun sinabi natin, isang mali lang talaga dito ng dalawang teams natin tapos ang laban. Pero so far, so good. Para sa dalawang teams natin, talaga laban na laban. We have kills on the Twitter Truncheon para mag-grow ka sa player on that YSS. So, gulpa de gulat to para sa Cerebrum Esports. Kung hindi na napapansinin, minsan kasi pag matagal na yung laro, hindi mo na na-check yung item ng kalaban mo. So, magandang panggulat to for sa Lorde Kusog Squad. Yun nga lang, medyo makakulangan ng damage dito si Kels. Patingin nga ako ano yung tinanggal niya. Although hindi ko, ano, okay. Nabasira niya ito siya ng immortality kanina, kaya winter truncheon niya. So, eto na 20. Cooldown naman, no? Oo. Since cooldown pa naman, edi palitan natin ang item. Ako yung titirahin nila, pero habang naka-winter truncheon siya, naka-ready, counter go yung mga kakampi niya. Parang masesecload sa isang position lang. So, tingnan natin for Lord Ikuso kung magiging effective dito ang kanilang change of items on this game for Cerebrum Esports. Pasilip nga ako kung may immortality pa yung Claude. Ayun, may immortality. Tatlong players. Loaded pa. Loaded ang kanilang immortality. Same goes with the Cheng Zi. At may winter tension naman dito si Farsa. Actually, si Farsa, maganda yung performance niya dito or maganda yung positioning niya kasi hindi din talaga siya nahahanap. Hindi siya napapatay. 2 deaths pa lang out of this 22-minute game. Maingat talaga dito kaibigan si Parsa, guys. Pero eto, nagkakaroon lang konting lips to lips dito. Itong si Tengsi at saka si... Cheeks to cheeks, nose to nose yan. California King ba? California King ang dati nga. Pero eto, kaibigan, ang King, ang Lord Tropa na dito. Ay, nahuli na! Boy! Naaga ulit mga kaibigan. Ito sinigil si Barbie G with that circling eagle. Pati-pati si How Gems. Nako, ito yung sinasabi natin yatang game number 3. Kasi nakuha yung Lord, napakakunat niyan. Si Kels, walang buhay. Pero si Tengsi, sino hahabulin nila dito? It's going to be a 1-for-1 trade. Pero mas magandang trade para sa Lord Ikusog. Nakuha na naman nila yung Lord. Ilang na, dalawang knockout na yan, ha? Oo. Nako, medyo... medyo... mahirap ba? Di mo siya. Pero kasi... ibang Lord na to, kaibigan. Ito, kaibigan, yung Lord na talagang medyo may humutok na sa katawan eh. Oh. Okay, so hanggang maaari talagang wag mong papalapitin yan dito sa tier 3 turret sa bandang gitna. Ito talaga yung nagpa-flex na Lord eh. Yung rin nagmaw... Oh, bumaboma pa yan, kaibigan. Tapos may single turret. Bonggong yan eh. Oh, eto na pinasok mga kaibigan, here comes the Blood Oath plus the Winter Truncheon para dito kay Eason Gems. Kalahat yung buhay ng Lord, pero kayo lang din naman dito ang paring Alice. Ayun na. Boom! Oh, di ba walang sound? Thank you, ah. Walang tunog-tunog. Improvise yung sounds. Kaso nga lang, kaibigan, makaka-improvise ba ng players dito? Ang Cerebrum, tatlong naka-regersi na lang. Namumutla si D. Kaibigan, and mukhang objective-wise, basag dito ng Torres sa baba. Ayun na, bukas na ang dalawang daanan dito and mukhang tutubukin na ang corporate at emotion. Ayun na! Para sa game number 3, congratulations! Elorde, Kusog. Ma-inerts? Ma-inerts talaga. All one, kaibigan. Eh, syempre, sabi ko nga sa'yo, Atom Chantel, pag manood na yung boss, ibang usapan na. Oo nga po pala. Boss, ano? Boss Matt, tsaka boss, ano? Boss James. Si St. Mart pala. Send na lang po na may address. Hindi, joke lang. Ayan, MVP sa atin na mga kaibigan na si Paring Kels. Story for that game was, panalo na talaga si, ano? Panalo talaga si... pangalan ito, Cerebrum Esports. Kaso pagdating dun sa mga malalaking objective, Naagawan sila. Nakakapanghina kaya yun, nakakapanlambot kaya yun, natin mo siyang tell yung tipong, kayo yung nag-umpisang mag-lord, tapos biglang aagawin lang sa inyo. Oo, so, tas ang mangyayari pa dyan sa comms, ano nangyari, bakit walang retry, diba ganun? Ang problema kasi, hindi rin naman nakaretry yung, ano, yung nakakuha, diba? Skill lang din Skill lang din. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sisihin yung nakaretry, kasi bakit naman yung kamila, hindi rin nakaretry yung nakaagaw, diba? Oo, swertehan talaga. Parang binigay talaga para sa second series natin na umabot tayo sa game number 3. Excuse me. Again, maraming salamat po sa ating mga sponsors. Nandyan ang Cherry Mobile, Enervar Active Minerals Ginseng Plus Royal Jelly at ang bago sa ating pamilya, nandyan ang Steel Series. Nako, ito na nga. The Armory guys, check na rin po, available na sa Shopee. Yun guys, so all one ang score natin, dikit na dikit. Ay, shout out guys sa mga viewers natin guys na nakatutok pa rin hanggang ngayon. For sure, nagpapabati yung iba.
yung mga hindi namin mabate, batiin nyo na lang po guys ulit yung sarili nyo. Oh. Sabi niya eh. Kasi, kasi ang dami nila, paano natin babatiin nyo? Eh, gusto mo shoutout yung mga mods mo? Oo nga pala, shoutout nga pala sa mga mods ko yan, yung mga nagaganda ang mods ko yan. Meron kasi ako dyan direct, meron akong master, at saka meron akong OIC yan. Tatlo ayan, sila dyan. Taray. Sa amin naman, meron president, vice president, secretary, tsaka miss. Classroom kami, classroom. Parang classroom yung dating, ano. So, director ba tayo game 3 o inom muna tayo tubig? Oh, inom muna tayo tubig. So guys, kami nakasama niya for that game number 2. Ako sa ating Chantel. Oo, malahuro niyo yung shoutcaster, Papa Siyote. Kayong alis guys, inom tubig lang. Magbabalik tayo. Best guys, bukod dun sa kanilang processor, ang liquid cooling tech. Ibig sabihin, hindi masyadong iinit yung cellphone nyo. Usually kasi yun yung mga problema natin when it comes to mobile games. Parang kailangan